Mic test. Okay. I like it. Hindi pa rin ako ready. What is up, you guys? It's your boy, Sir Vex. Na naman nga pala ito. Back at a game in our vlog. So, bago tayo magsimula, since ang ating agenda for today, for this video, is mag-Q&A, I compiled some questions na sasagutin para sa ating bagong video. And, guys, so, nga pala, Happy New Year to everyone and hope you guys enjoy 2020 and sana is mas lalo tayong mag-grow para sa taong ito, no? Siyempre, kung magugustuhan nyo itong video na to, please just give that a few seconds para pindutin yung like button dyan sa baba, as well as kung trip nyo naman, share nyo rin itong video na to, and then let's go. Okay, so ang unang gagawin natin is balik muna tayo sa past kung saan meron tayong mga kaganapan no, na gusto ko lang ipakita sa inyo dahil na-vlog ko yung araw na yun. What is up sa inyo mga trupet, your boy Sir Vex na naman nga pala. So back at it again, another vlog here in Lipa City, City Hall. Sige po. Sa documentation. Picture tayong tatlo. Sige, picture pa, picture po. Okay po. Thank you po. Okay na po yan. Sir, invite lang po namin. Okay, sa McDo. Okay lang po. Kumain po. Ah, sige, gutom din mo. Ako lang magagastos ng akin. Hindi ako pumapayag ng libre, ah. Hindi talaga ako pumapayag yun. Kailangan sa interview ko. Mahalin sa tatakas ako dahil ililibre ako or gagastos ako ng akin. Sir, kami mo kasi wag, ano. Okay, sige. So, bigla ang vlog ako dito since nagkameron ako ng interview regarding sa mga, eto. Kameron ako ng mga questions na kailangan kong sagutin. Ito yung sinagot ko yun. So, ngayon is tapos na yung interview and kakamera nag-get together siguro. So, plano nyo talaga naka-same color kayo lahat? Yes po. Huwag mo matawaging sir. Hindi ako comfortable doon. Siyempre doon tayo tatapid sa tamang tawiran. Okay, so that's that. Tapos na yung interview regarding doon sa mga students na yun. Sa totoo lang, nakalimutan ko saang school sila. So, parang okay na yun. Sige, tapos na. Thank you guys so much. Kung sakaling mapanood nyo ito, maraming salamat sa panilibre nyo. So, successful na yung interview yun. And of course, diretsong bahay na ako. Na yung nakita natin yun. Nandito na ulit tayo sa present. Kung saan 2020 na dahil yung video na yun is 2019 pa, December pa. December ba yun? Pero anyway, unnecessary informations are not supposed to be talked about in this video. Simula tayo sa ating Q&A. Ready ba kayo guys? Ready na kayo? Medyo nainibago pa din ako eh. So, pinakaunang question natin is from Micaela Luis Panonchal Canovas. Ang question niya is, for your Q&A, bakit ikaw may jowa tas kami wala? Asa ng hostisya, man? Ahaha, peace yo, love ya. Okay, so, dun sa tanong mo is jowa. Wala naman ako akong jowa. Pausap sa inyo. Sure, wala akong jowa, pero alam niyo guys yung parang minugustuhan ako. Which, hindi muna siya i-reveal since yun, alam niyo yung parang ano, wala yun lang. Parang personal information. Doon na lang muna yun, saka na yun. Pero ang hostisya doon, wala din yung hostisya. Kasi para sa akin, wala din hostisya. Asan nga ba mga jowa? Bakit sila may jowa? Tayo wala. Ang sakit-sakit, man. Next question is from Allison. Basta may YouTube channel din siya, guys. May ilang beses na siyang na-mention dito sa channel ko. Ito, guys, si Allison Recinto. So, subscribe tayo sa channel niya. Lagay ko yung link ng channel niya sa baba. And then, kung trip niya lang naman is mag-subscribe kayo sa channel niya. And I swear, magaganda yung mga content niya. Ang question niya is, where do you see yourself 10 years from now? 10 years from now. Isa sa mga may hirap na tanong na madali siya sabihin pero mahirap talaga siyang tuparin. Kasi siyempre, ano nga ba yung gusto mo para sa 10 years from now? So, ang gusto ko from 10 years from now na nakikita ko sa sarili ko is I am a professional, I have graduated, successful na ako in terms of education kasi nakagraduate na ako. And isa na akong computer programmer kasi since ang kinukuha ko ngayon is computer science, bachelor's of science in computer science, mga pagka-graduate ko is makukuha ko yung trabaho na connected dun sa
kinuha kong course and maging successful doon, mas lalong mag-grow or magkamera ng tamang knowledge para sa related sa course na yun. Next question is from Christine J. Mercado. So, ang question niya po is, how to be you po? How to be you po is, ako, di ko rin maintindihan, how to be you po? Mahirap na tanong. Okay, so how to be you po? Ang masasabi ko dito sa tanong na to is, hindi mo kailangan maging ako. Yun lang yun. Kasi ang para sa akin is, kung sino ka, yun ka. Gawin mo kung sino ka. Ano yung nagpapasaya sa'yo. As long as wala kang naapakang tao. Yung gawin mo yung gusto mo na nagpapasaya sa'yo, na sa tingin mo mag-grow ka dahil doon, nang wala kang naapakang tao. Next question from Eliza Meneses. So, isa dito sa mga close na kaibigan ko. Bakit ka iniiwan? Bakit ako lang ba yung naiiwan? Naiwan ka din ah. Kaya pala diba tong video na to, naiwan ka din. Sure. Okay, so bakit iniiwan? In general, siguro, ano, in general siya as well as i-connect natin siya sa akin. Bakit iniiwan? Sure. Bakit iniiwan is siguro dahil, ano, hindi siya siguro eh, sadya. Dahil hindi ako sapat. So may mga aspect ako na hindi ako naging sapat. Naging result, iniiwan ako. Bakit may gantong tanong dito? Masyado, ano, masyadong personal. Oh my God. Next question from Rachel Charlotte Lazaro Pilapil. So, dating coworker ko po to sa Jollibee nung nag-work pa ako sa Jollibee. So, tanong niya po is, masarap ba pagiging marupok? Kung nag-enjoy ka na, ano eh, na madali kang makuha. Isang harot lang, ano, nahuhulog ka na. Kung nag-enjoy ka doon, masasabi mong masaya yun. Pero ano, meron siyang aspect na masaya, may aspect na hindi. Tama ba yung sinasabi ko? Kasi alam, may part siyang masaya, may part na hindi. Kasi alam niyo yung parang masaya siya kasi... Yun. Masaya siya kasi ano, kasi nakikita ng tao na totoo yung nararamdaman mo sa kanya and may mga nagagawa ka para mas lalong maramdaman ng tao na yung nararamdaman mo para sa kanya. And then masama siya kasi may mga tao na ginagamit yun para maabuso ka. Next naman is from Daniel K. So isa sa close friend na din. Ang question naman po is, ano po ang inyong New Year's resolution? So New Year's resolution ko for myself is, hindi ko to napag-isipan kasi 'di ba dapat yearly or every new year is gagawa tayong New Year's resolution na hindi most na natutupad. Kasi tanggapin natin sa real natin na New Year's resolution natin lagi, most ng New Year's resolution natin is parang mema na lang para sa atin. Kasi pag tagal, wala na yun. Hindi natutupad. Pero since ngayon, napag-isip-isip ko ngayon mismo oras na to is ang New Year's resolution ko is make myself grow more. So kung mag-grow lalo. So kung ano yung alam ko dati, sana mas madami yung alam ko sa pagtagal. More knowledge, ganun. Kasi di ba nga, saan ba nakuha yung quote na yun? The proper knowledge can give you the proper ability to judge. So kung may tama kang alam, may tama kang karapatan para mag-judge. Kung maging judger, kung hindi mo naman alam, di ba? Lalo mo po akong pinagdadaanan. Okay, next. From Laverne Marie Delmo Taclob. How to achieve clear skin po? Goals ko po kayo eh. Sana all goals. Sana all lang talaga. Achieve clear skin. Alam ko sa sarili ko na ano, on the way ako sa clear skin. Kasi proud ako na ano ganun. Pero ako po is hindi syadong kaganong ka-clear skin. Kasi tinan nyo ng ayos ako. Asan ang clear skin dyan? May mga ganun-ganun pa. So on the way pa ako dyan, may mga peklat ba? Tapos nagkakameron din ng pimple from time to time. Pero i-cover ko yun sa ibang video para naman, since marami mga nagtatanong na rin kung anong ginagamit ko, anong ginagawa ko para sa skin ko, sa face ko mostly. I-cover ko siya sa ibang video. Pero sa tanong na to is always stay hydrated according to Mimiya. Drink your water, bitch. Make sure your skin is hydrated. Get a lot of rest. Kahit lagi ako nagpupuyat. Tapos, syempre, lagi nyo nga alagaan yung mukha nyo. Huwag nyo mahaya na madumi ang mukha nyo. Lalo na pag lumalabas kayo, nasa magabok na lugar. Ganun. So, yung mga mauusok.
Kasi yung mga dirt talaga, yun talaga yung mga kalaban ng mga kung gusto mo ng clear skin. Pero yun, kung pagsisikapan nyo, kung sisipagin kayo, parang may motivation lang talaga na gusto ko ng gantong skin, gusto ko magkamera ng ganito. Dapat is tupadin mo. Yung hindi lang yung may inggit ka lang, may kisana all ka lang. Dapat gawin mo talaga kung gusto mo. Ganun. So next naman is kay Alexia Marie. Next naman po is kay Alexia May. So matagal na tong matagal na siya sa channel ko. So hi sa'yo. So kailan na po kayong katagal nagvo-vlog? Shoutout po. So shoutout sa'yo, Alexia May. Sobrang tagal na. Nag-start ako ng January ba yun? January or February 2017. Kalahati na yun ng semester ng grade 11. Then, hanggang ngayon, nag-vlog pa din ako. Hindi na nga lang ganun kasi pagkatulad dati. Pero ang so sabihin natin 2 years. 2 years na ba? Oh, 2 years na. 2 years na akong nag-vlog. Next naman po is group chat namin to ng mga friends ko from the Scholars League. So, hiyaw-hiyaw kayo dyan mga Scholars League kung nanonood kayo. Thoughts about Pokmaru. So, Pokmaru po guys, hindi po nakakaalam. Konti lang naman, wala naman talaga nakakaalam eh. So, ang Pokmaru po is, Pokmaru is salitang marupok. Pero ito is pinangalan namin doon sa grupo namin yun na sa amin magkakatropa na sa Scholars League kung nakilala. Thoughts ko about sa kanila is ang nasa grupo na yun is people filled with passion. So, may parang may iba't iba kaming ugali pero may parang sari-sarili kaming abilidad na maging passionate about things we want to achieve and things na gusto namin mangyari. Lalo na yung aming yung nagtanong nito, si President Daryl Bacoma, president namin. Siya yung pinaka-lively sa amin for... Next question naman po is from Alan Espino. So, siya po is isa din pong vlogger. Very great singer. So, lalagay ko yung channel din niya on the description down below para ma-check out nyo and listen to her cover kasi sobrang ganda talaga lang mga ginagawa yung cover. Maganda yung boss niya guys, sobra. Sana all lang talaga, di ba, Alan? Di ba? Sana all. Galing kumanta. Pero dun tayo sa tanong niya. So, Alvex, tatrapahin mo ko o jojowain? Mahirap na tanong to, lalo na kung to ko kay Alan. Char. Okay. Kung si Alan, masasabi kong jojowain. Kailangan ko na din magawa ng content ng tatrapahin o jojowain. So, bakit jojowain kung si Alan? Kasi si Alan, guys, is sobrang, sobrang passionate din niya about sa ginagawa niya. Lalo na pagdating sa pagkanta. Sobrang lively ng energy niya, sobrang energetic niya. Laging sobrang, sobrang kulit ng utak din nun. So, jojowain kasi sobrang ganda ng personality niya, guys. And yun. Next question naman po is from Alexandria. Kalimutan yung pangalan nito eh. Alam niyo guys, sa totoo lang. Kasi iba kasi yung Facebook niya. So, parang hindi ko na maalala ko yung full name niya. Okay, so, ang name niya is Alexandra. Alexandria. Yun, basta Alexa. Ayun yung tinatawag siyang Alex. So, ang question niya is, if there's something na gusto mong balikan last 2019, what is that and why? So, yun. Sobrang lalim na tanong. Pero ang sagot ko dito is hindi something. Ang sagot ko dito is someone. And that someone po is ang sarili ko. So, bakit sarili ko? Gusto kong balikan yung sarili ko nung 2019 para sabihin sarili ko na hang in there, you will get somewhere. You will get somewhere you wanted to go or something unexpected na mag-grow ka lalo. Kasi kung susuko ka ngayon, hindi ka aabot sa kung ano ako ngayon. Guess nyo ba? So nga na talaga, nababalikan ko yung sarili ko para sabihin na kaya mo yan. Kasi mag-grow ka pa, mas lalo ka pang lalakas. Kung sa tingin mo, nahihirapan ka ngayon, kailangan mo maging malakas dahil mas lalo kang mahihirapan sa future. More challenges will come. And kung talo ka ngayon, kung talo ka sa oras na yan,
paano ka pa sa future. Meron nga pala tayong shoutout. Nakalimutan ko kanina kung sino yun. So, shoutout nga pala kay nagbibirita. Shoutout nga pala kay Rio Di Makulangan. So, isa po siya sa mga dating co-workers ko sa Jollibee. And, mas nauna siyang nawala pag ako umalis doon. So, tapos itong video na to, nasagot ko na yung mga tanong na nakuha ko. Pero, pwede nyo pa rin yung gawin kahit hindi ko sinabi. Kasi, mali nyo magawa ako ng part 3 ng Q&A. So, ito yung part 2. Siguro yung aking, yung pinakauna kong Q&A is yung ako ay nag-reach ng 100 subscribers. So, 100 subscribers na Q&A special ako nun. So, yun. So, tsaka wala din ako makontent. Taking honest lang talaga, wala akong may content. Kaya ito yung content ko. Kasi diba mga vloggers na walang makontent sa Q&A kumakap. So, again guys, kung nagustuhan nyo ito, please leave a like. Share nyo nitong video na ito. Kung trip nyo lang naman, kung ayaw nyo is okay lang. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Always support Filipino vloggers. Kita ka sila natin. Maraming salamat. Medyo nakalimutan ko na lahat. Maraming salamat guys sa panonood. Kita ka sila lalang maraming salamat guys sa panonood. Kita ka sila lalang tayo sa damn, I hate myself. Maraming salamat guys sa panonood. Kita ka sila maraming salamat guys sa panonood. Kita ka sila lalang sa mga videos. Let's go.